Okay. Pupuntahan natin dito ang maagang politika. Maring maagang politika itong pag-uusapan natin ngayon. Kayo na mismo ang magsasabi kung ito ba ay politika. Dahil ako'y nalulungkot na despite of the fact na Armed Forces of the Philippines ay gumagawa, kumikilos para tuldukan na ang insurgency sa Pilipinas. Pero maaring magbabago na naman ito. Hindi ko malaman kung bahagi ng estratehiya ng bagong administrasyon o katotohanan na nakuha na si Speaker Romualdez ng makakaliwang grupo. Dahil sa nakikita natin ngayon ay parang napakaagang politika at parang nagwagi ang Partido Komunista sa kanilang maniubra. Pero hindi pa rin ako gaanong makumbinsi kung ito ay kontrolado na ng Partido Komunista ang ating administration o ang ating Speaker of the House. Very sensitive ito. Kung magkaganon pa man, maaari ang ating armed forces ay dilat sa katotohanan. At alam naman natin, at alam ko rin, na hindi kayang sikmurain ng armed forces kung winawalang iya na ang ating gobyerno. Yung nga, umuugong ang kudita. Pero hindi lang noon yan eh. Hindi lang yung ngayon. Noon pa man yan sa bago matapos ang taon ng 2020. Tumunong na yan. It because naman doon ay tungkol sa mga positioning ng mga senior officer because of law. Eh, na-refine yun. So, tumahimik. May panibago na naman. So, balik tayo. Ano ba yung pinupuntuhan natin dito? Ang pinupuntuhan natin dito, ako'y nalulungkot na si Ka Eric at sa Dr. Lorin Badoy ay na-contempt of court ng Congress at sila'y nakakulong ngayon. Dahil nga sa kalayaan na tinatawag na nasabing nasubrahan ang kalayaan. Pero sino ang makapagsasabi niyan? Only the court. Kung talagang naglapas tangan sila sa ating peace freedom o sa ating mga malayang mamahayag o karapatan. Pero nalulungkot ako dahil sa totoo lang, si Ka Eric at si Doktora Badoy, sila ang effective to distract the propaganda of the Communist Party of the Philippines. Inubaran nila. At makakatotohanan yung sinasabi nila. Ang sabi ko nga noon, iba yung labanan ng tactical at iba yung labanan ng strategical. Sabi ko nga sa strategical, hindi ko gaanong maabot pa yan dahil hindi ko pa naabutan sa posisyon na yan. So, maaaring magsama ang higher level ng security forces at ng mga nasa local government o nasa national government. Kanila yun. Iba yung tactical. Almost ay military yan with local government. Alam ko na yun. Alam ko, nakikita ko solution doon. Pero kung hindi magsubo sa lubong yung tactical,
ang strategical, ang tactical, hindi magtulong yung dalawa na yan, hindi rin yan magtatagumpay. Dahil yung nasa strategical, ang kanila more on propaganda. More on propaganda. Now, sa tactical, propaganda pa rin with arm elements. So, kaya ng armed forces dyan. Pero hindi kaya ng armed forces yung strategical kasi kasama ang national government. Ang gobyerno pa rin ang masusunod dyan. So, yun ang masaklap ngayon. Nakakulang ang ating epektibo para sa counter-propaganda. Ang masaklap nito, sino ang sumusuporta sa dalawa? Sabi nga nila, si Senator Kit Tatag. Eh, isang senador lang yun eh. Ang mahalaga dyan, yung taong bayan ang dapat kumilos. Ang taong bayan